What's up mga kapintor, narito na naman tayo sa ating part 2 ng Italian Franci. Italian Franci po, katumbas din niya ng Stucco Antica. Ano po, ito po ay pinapakintab sa pamamagitan ng pagkiskis. Apo, meron tayong part 1 niyan, nasa ating description box sa baba. Pakiclick lang po para sa part 1. Puti yung ginawa natin, ngayon naman ang gagawin natin ay gray. Gagawin natin ito step by step. Panoorin po natin mga kapintor. Tandaan natin mga kapintor yung ating primer lagi. Pag sa abroad lagi pong may primer yan, ano? Tapos dalawang coating na kulay na gagamitin mo. Puti po ang una nating pinondo, bagamat gray ang gagawin natin. Sa ating part 1, nandun po yung ating demo. Iba namang pamamaraan po yun dahil yun po ay isang kulay. Ano? Ito naman po ay gray na dalawang kulay, isang light at saka isang dark. Pwede nating ponduhan na ito ng pa-crisscross ng gray, bagamat puti na po ang ginamit ko. Pwede rin po ang kulay na gusto mo, halimbawa pula, diretso mo na po sa pula, no? Dalawang coating na pa-roller at saka mo siya i-crisscross. Parehas po ang technique ng Italian Franci at saka yung ating Stucco Antica. Tapos na po yung pangalawa natin. Ito naman po yung ating pangatlong coating. Usually sa pangatlo, pwede po tayong magliha dyan. Ano? Nasa sa atin po yun. Ano? Pwedeng bago ka mag-decor, magliha ka na ng gamit ka ng 260 or 280. Inaplusan na po natin ng paislant. Ano po? Dahil ganyang direction po ang gagawin nating decor. Mas makapal po ang ating ilalagay kahit na 5, kahit ilang patong po. Mas maganda po, mas marami. Yan po yung ating pangatlo. Ito yung ating pang-apat. Gagamit na tayo ng kulay, no? Tanda natin, pwedeng yung first coating, second coating, third coating, mag-gray na po. Pwede rin po yun, no? Ako, ginawa ko puti na lang. For demo purposes, nakikita natin yung mga pamamaraan, iba't ibang klaseng pamamaraan. Ngayon, mag-mix ako ng gray, light, dun sa puti na pinatong ko. Mapapatungan din po yung puti natin, ano? At saka isang dark na gray. Nasa sa atin po kung paano natin sila pagpapatong-patongin yung mga kulay, ano? Kung malapot po yung ating pintura, dahan-dahanin lang po natin, ano? Magsisimula tayo sa ilalim. Ito ay demo purposes. Pagpa-islan po. Islan po kasi dahil mas gusto nila ito ilagay sa mga biga, no? At saka sa mga pilar. Parehas po ang technique ng Stucco Antica at saka Italian Franci. Maging yung sham mo,
at saka yung meron pang ginagamit doon na makikintab, ano? Yan din po ang pamamaraan niya, no? Maraming klase ang decor sa Middle East. Hindi katulad dito sa Europe, no? Plain. Yun po yung ating pang-apat. Pwede na po nating liyahin yan kung gusto natin, ano? Magsimula tayo sa 260 or 280 na liha. Kung gusto nyo, 300 na agad or 320. Wala pong problema doon, mga kapintor. Pero ako, hindi ko na po siya niliha. Yan po yung ating pang-apat. Gumawa tayo, mga kapintor, at napakagandang kalalabasan po niyan, mga kapintor. Tandaan natin, mas makapal, mas maraming pahid, mas maraming pintura, mas maganda po, no? Yan po yung ating panglima. Pagkatapos po ng ating panglima, niliha po natin siya ng bagamat 80 yung ginamit natin, pagkiskisin lang po natin yung 80, ninipis po yun, ano? Magiging mga 160 na po yan or ano. Pero mas maganda po kung 260, 280 or 320 ang gagamitin natin sa pagliha. Bago tayo magkiskis gamit ang paleta, no? Make sure na linisan muna natin yung alikabok na pinaglihahan bago tayo magkiskis. Ganyan po ang paraan ng pagkiskis, ano? Hanggang sa lumabas yung kintab niya. May sariling kintab po yan pagka kinikiskis, ano? Mapapansin natin magre-reflect na yung ilaw sa ating ceiling, no? Kung naliha po yan ng machine, mas maganda po kung machine ang ginamit natin. At 320 o pataas yung gagamitin, no? Depende po sa kung ano yung available kasi na materials na nandyan na. Gamitin na po natin yun, mga kapintor. Basta't may pamamaraan ng Pilipino sa abroad, nagagawan natin ng paraan yan, no? Ayan po ang kanyang texture. Kaiba po yan sa binugahan ng lacquer gloss o clear gloss. Natural po ang kintab niya. Mas magandang pagkaliha. Ayan po, mga kapintor, yung ating finished product na Italian Prancy. Pag hinaplos nyo po ito, mga kapinta, mga kapintor, ang texture po nito ay parang sa tiles at saka granite. Ano po, kaiba po yan sa texture na mahaplos natin sa binugahan ng clear gloss. Magkaiba po yun. Bagamat makintaban yun, ito po ay natural ang kintab niya. Ano? Para po sa ating mga subscriber, mamimigay po tayo ng ating ginagamit sa pagpipintura, yung isang set ng brush. Ano po, para po sa mga subscriber na magla-like at magko-comment ng maganda, pipiliin po natin yung magandang comment. Ano po? Maging ito rin po, dalawa po yung ibibigay natin. Ito naman po ay isang set ng liha, 24 pieces. May sponge po na liha. At saka yung kanyang handle. Ano? Handle sa pagliliha. So, ikakat mo lang yan. Salpak mo rito. Meron ka ng handle sa pagliliha. Ano po?
So pipili tayo ng mga subscriber natin, mga kapintor. Salamat po.